What's up mga boss? Siguro nakita niyo naman sa thumbnail no kung para saan tong video na to. Yes po, ibebenta ko na tong motor to. For sale na po siya. Sa mga nagtatanong mga boss kung bakit ko nga ba siya ibinebenta or ibebenta, siguro malalaman niyo yan sa next video ko, sa next vlog ko. Abangan niyo na lang yun. Marami siyang mga issue pero mga minor lang naman. Nag-order na ako ng mga ipapalit dyan. Siguro if i-freebies ko na lang sa kanila yun makakuha, ibigay ko na lang sa kanya. May nabili na ako sa Shopee. Dali lang naman ikabit siya ng mga kahit DIY na lang nung makakuha. Siguro quick throwback lang muna. Yung motor na to is XRM125 Motard 2013 model. Nabili to na ni Papa ko noong 2013. Bali mga almost 9 years na to. Pero okay pa din yung makina. Okay pa din yung itsura niya. Napunta lang siya sa akin nung nag-aral na ako ng college dito sa amin. Pinabayaran na ni Papa sa akin yung motor na to. May nagagamit naman siyang sasakyan papunta sa opisina niya. Ito na lang yung pinanunan sa akin. Pinagamit nung nag-aaral na ako dito. Hanggang ngayon, 2017 na sa akin na to. So proud ako sa mahigit 8 years or almost 9 years na. Hindi pa siya na bubuksan yung makina. Mga change oil lang, ganun, tapos tune up. Mula nung pagkabili na ito, siguro magaling lang talaga mag-alaga yung Papa ko nung nabili niya to. Hindi nalugi yung makakuha. Siguro mga 80% ano pa to, mga original part. Binago ko lang dito itong control panel, tapos brake hose, tapos yung brake master. Hindi na yung mga original, pati itong handle grip. Pero gumagana yung lahat, yung signal light, yung headlight, tapos yung busina, pati yung tail light gumagana pa din yan, brake light gumagana pa din yan, pati yung starter, yung electric starter, tapos yung kickstart, gumagana yan lahat. Complete papers pa siya, tapos registered siya hanggang October 2022. Kunting pintura lang, bagong change oil pa lang to nung Thursday. Tapos yung gulong nito sa likod, 85% used. Tapos kunting dagdag ng mga parts, magiging okay siyang tingnan. So yung price naman na ito, yung pagbenta ko, hindi ko lang siya hinulaan or what. Binigis ko sa itsura, sa in-upgrade ko. Ah, ito pa pala. Meron siyang Tycom. Nabili ko siya ng 1.6. Kung gusto nyo panoorin, ilalagay ko lang yung link kung paano ko siya nagkabit. So ayun nga mga boss, yung price, hindi ko siya hinulaan or whatsoever. Binigis ko siya sa looks, tapos yung mga dinagdag ko dyan, in-add up ko lang. Tanong na lang din ako sa Facebook, sa XRM group, kung mga nasa magkano pa tong ano, XRM Motard, yung bentahan. So yung sabi nila, mga nasa 30k daw. So ayun, yun yung sinunod ko. So ayun nga, 30k yung pagbenta ko dito. Kasama na yung mga stock parts. So para sa inyo mga boss, magtatanong ako kung okay ba yung 33k para dito or mahal. I-comment nyo sa comment section. Kagaya ng karamihan, yung nagbebenta ng motor nila, sa dami ng pinagdaanan or sa daming memories na na-share nyo sa isa't isa sa mga motor nyo, syempre hindi mawawala yung panghihinayang kasi nga matagal na sa inyo, napamahal na sa inyo. Pero may mga bagay talaga na kailangan i-let go. At saka panigurado yung makakuha na ito is sa alagaan din naman. Kampante na ako dun. Siguro yung gagawin ko ngayon is wawashingan ko na lang siya, lilinisin ko na lang siya. Tapos lalagyan ng pangpakintab para presentable naman siya pag may mag-check na buyer. So lilinisin muna natin, iwashingan muna natin. Lipat lang tayo ng pagwawashingan kasi dito yung mga aso namin, baka mabasa. Yun yung isa. Lipat lang tayo ng pesto.
So ayan mga boss, tapos natin siya linisan. Medyo malinis naman na siya. Patuyin lang natin, tapos pupunasan natin ng pangparintab. Yun na yung pinakalas na washing ko sa kanya, ako na may-ari. So sana mabili siya na kagad, kahit mahirap tanggapin na mawala na siya sa akin, pero okay lang. So update ko na lang kayo mga boss, i-continue ko na lang yung video pag may bayar na. Kita-kits na lang sa mga susunod na araw.